So, yan. Okay, so what's up? Magandang gabi po sa inyong lahat. At mga kababayan ko nga po palagpad sa Pilipinas po, magandang gabi po sa inyong lahat. At bago nga po pala ako mag-umpisa mga lod. So, yan. Nais ko lang po batiin si Sir Tito Apple TV po mga lod. So, yan. Magandang gabi po kay Tito Apple TV po dahil siya po ay palaging nagko-comment po. Dahil, nakikita ko po sa video ko, palagi po siya nanonood at palagi po siya nagko-comment. So ayan, maraming salamat po Sir Apple. Ayan. Siya nga po pala mga lods, si Sir Apple po ay meron po channel din po siya. So ayan, kung gusto niyo mag-subscribe po, subscribe na lang po kayo sa kanya po mga lods. So ayan. And bali sa gabi ito mga lods, ang gagawin po natin mga lods, meron po akong RGB light dito mga lods. So yan, RGB po siya. So bali nung bumili po ako dito mga lods, ang in-order ko po ay neon light po mga lods. So nung lumating po dito mga lods, neon naman po talaga, pero nung hiniwa ko po mga lods idea sa LED at saka sa neon light mga lods. So yan. So yan pa po ay ang pag-aralan ko po mga lods. So yan. Bale ito, na order ko niya light nung hiniwa ko po mga lods, yung kanyang rubber mga lods, para maisolda po natin dito sa kanyang apat na terminal mga lods. So yan. Dahil ang terminal niya mga lods, meron po siyang ano, plus po para sa kanyang DC in po at saka G R at saka B po mga lods. So ayan, RGB po kasi siya mga lods. Pero dito po, ang pagkasulat niya ay pumuna po yung plus. Okay. At saka yung GRB po siya mga lods. So, bali mamaya papakita ko po sa inyo mga lods. And ito po yung binili ko pong ano, controller niya mga lods. So ayan, may remote po siya mga lods. Okay. Ito po yung remote. Okay. Ito po yung controller niya mga lods sa loob ng car ko. Nasa box po mga lods. So yan. Dito po, meron po siya yung power po galing sa ating power supply mga lods. So yan. B negative, B plus po mga lods. And B plus din. Ito para sa dito sa ating LED na po mga lods. At saka RGB na po siya mga lods. So yan. Okay. Ito, and ito manual po. So palagi naman po, hindi naman po tayo nagbabasa ng manual po. Okay, mga lods. Ayan. Saka na lang tayo magbasa pag hindi na po natin naintindihan mga lods. Okay, so tabi na po natin yung box dahil wala na po. Ito na po yung controller niya. Ito po yung kanyang remote. And ito po yung ating power supply mga lods. Ayan. So mga lods, yung power supply po natin mga lods. At okay, 12 volt po siya mga lods. Ayan. 12 volts po yung model niya, WCT po, 120 po siya mga lods. 12 volts mga lodi. So input niya 110 po at saka 220 volts po. Ayan yung input niya, and 660 hertz DC output niya po, 12 volts, 10 ampere po itong mga lodi. Ayan. So okay. Okay, tabi muna natin to mga lods. And ito yung kanyang remote. So, okay, kalimutan ko po yung battery. Kunin ko muna. Okay. And mga lods. So, yan. Naghanda na po tayo ng power cord po para sa ating power supply mga lodi. And ito po yung wire na kakailanganin po natin mga lodi. Okay. Ito po yung mga maliliit na wire po para isulda po natin dito sa ating RGB. Okay. Alright. So yan mga lods. Bali, naihanda na po natin yung ating makakailanganin mga lodi. Okay, so yan. Nihanda na po natin yung ating mga kakailanganin mga lods. So yan. Bali, meron po tayo dito limang wire po mga lods. Dahil ang RGB po kasi mga lods ay apat na wire. So, kailanganin po natin dito sa ating power supply din po mga lods.
So, yan. Okay. So, ang una natin gawin mga loads. So, yan. At ito mga loads dito sa kabila nung hiniwa ko mga lodi. Yan. So, wala po kasing terminal dito. So, kailanganin po natin ikakat po mga loads. Kakatingan po natin para mahanap po natin yung pagmasultahan po natin mga loads. So, yan. Ang ginawa ko po dito sa kabilang dulo mga loads. Ayan. Dito ko nakita yung kanyang pwedeng lagyan ng connector mga loads. So, yan. Okay. So, lagyan na po natin ng lead. Soldering lead po yung ating dulo ng ating ano mga lodi. Okay, so yan. Ito naman yung ating wire mga loads. So, may dalawang red po tayo. Bale, isang red lang po ang gagamitin muna natin dito para sa ating LED mga loads. So, yan. Okay. So, unahin ko po mga lodi yung black po natin mga loads. Okay. Bigyan ko lang ng leads. So, yan. Hindi na po ako gumamit ng soldering paste mga lodi. So, yan. Ito na po. Ilagay na po natin yung black para sa ating B. Okay. Dahil ang black po at saka B ay magka parehas po mga lodi. So, yan. Patingalan ko lang po ng konti yung ano. Gagawa po tayo ng ganito. Huwag masyadong mahaba yung ano. Yung dulo ng wire po natin mga lodi. Yung katamtaman lang mga lods. Okay. Yan. Ilagay ko na sa black. Ayan, nakakonect na yung black and next po yung R. So, ayan. So, ang R po kasi mga lodi, dapat po gagamit po tayo ng red. So, ayan. Siya po ang malapit sa ano. So, ayan. Para hindi po tayo malito mga lodi. So, ayan. Pero, gagamitin ko na lang ng kulay green mo mga lodi. Yung R. Dahil yung red po natin, gagamitin po natin para sa power supply mga lodi. Yan. So, yan. Bali sa R, yung green mga lodi. Right, so, yan. Yung R nakadikit na. And next yung ating G. So yung G mga loads, ang i-coconnect po natin na white po mga lodi para sa G. Dapat po sa si yellow ang gagamitin ko mga loads dahil wala po kung ganitong manipis na wire po mga lodi na yellow. Ayan. So, ito na lang gagamitin po natin mga lodi. Ayan. Ayan. Yung red po para sa ating ano mga loads. Positive po to mga loads. Ayan. Ito po para sa power supply na plus po mga lodi yung positive po. Right, so yan.
So yung mga loads, nilagay na po natin, isolda na po natin yung apat na wire mga load eh. Okay. Dapat po kasi, siguraduhin lang po natin mga load eh, na hindi po siya naka, okay. So, ayan mga loads. Ganyan po yung pagkaano po niya mga loads. So, yung black po ginamitan po natin, ay yung B po ginamitan po natin ng black, and R ginamitan po natin ng green. At saka yung G po ginamitan po natin ng white, plus yung positive na power supply po natin, red po mga loads. So, ayan. Okay mga loads. So, ayan. Okay. So yan. So dito naman mga loads. So sundan na lang po natin yung kagaya kanina mga loads. Okay. Kagaya kanina mga loads. Ganun pa rin yung mga lagay po natin. Yung red po na B po kanina. So dito R, N, G at B. Hindi na po tayo mali ito mga loads. So yan. Itabi muna natin ito mga loads. So hindi na po natin kailangan ng ano. And ito para sa power supply mga loads. So yan. Power supply niya, ito yung plus, plus po mga loads. Ayan, power supply plus, plus din negative, negative. Ito yung output ng power supply, 12 volts mga loads. So, dito sa kabila na naman mga loads, ito yung earthing, live and neutral po yan mga loads. Ayan. Hindi na po kayo palito dyan mga loads. So, basic lang po ito mga loads. Ayan. Okay, connect muna natin yung ating power supply. Okay, so dahil wala, yung wire po ay 2-co po ang gamit ko mga loads. Ayan, wala po tayong earthing mga loads. So hindi na po natin i-connect yung earthing po natin. Okay. So gagamitan na lang po natin ng live and neutral mga loads. Okay. Palagi po yung brown po sa live mga load and blue sa neutral. Actually mga loads, first time po ako nakakonect ng ganito mga loads eh. Dahil lagi po kasi kaming gumagamit ng RGB mga loads, yung DC po, direct po na DC lang po mga loads. Hindi po yung ganito mga loads. So yan, and ito mga loads, lagyan po natin ng heatsink po mga loads para hindi po maano yung wire po natin. Hindi po siya uuka-uka mga loads. So, hindi na po natin gamitan yung ano, itching po natin na maliit. Alright, so yan. Dapat ko gagamit, hindi po tayo magsolda dito. Mas maganda po kung meron po tayong clip mga loads. So, huwag na lang po natin lagyan ng heatsink po mga loads. Ayan. Dahil temporary lang po kasi ito mga loads. Pang testing lang po ito mga loads. Eh. So yan. Okay. Alright, so yan. So kagaya kanina mga loads, yung ginawa po natin, sundan po natin yung kulay mga loads. So yan. Dito po tayo sa B. Unahin po natin yung B. B plus po mga loads. Yung papuntang RGB po natin. B plus po na mga loads. Okay. And ngayon yung ano po natin kanina mga loads. Yung black po ginamit po natin na. Yung B po ginamitan po natin ng black. So yan. Sa black po lagay po natin mga loads. Dapat po tandaan po natin yung kulay po mga load eh. So yan. Yan ayan.
So kanina, yung green po ay ginamitan po natin ng kulay sa black. Okay, so green po sa R, mga Lodi. So hanapin po natin yung R para sa green. Okay. R. Okay, so last. Ito po yung kulay white na wire po, mga Lodi, ay papuntang G po, mga Lodi. So yan, sa G. So yan. Okay, so yan, mga Lodi. Yan ngayon, mga Lodi. Dahil kulang po ako ng isang block, mga Lodi. Kailangan po tayo ng isang ano dito sa plus po natin sa power supply, mga Lodi. Okay. Plus in. Dito sa positive din sa ating remote control, mga Lodi. Sa controller natin, mga Lodi. Okay, and so kuha lang ako ng lock. So yan. Okay, dito sa negative po ng ating power supply. Oh, so sorry. Dito sa ating controller, mga Lodi. So ito controller, mga Lodi, may Bluetooth din to, mga Lodi. So pwede po natin i-control sa ating cellphone, mga Lodi. So dito sa ating power supply na negative to, mga Lods. Alright, so yan. Okay, bago po natin i-testing, ipakita ko lang po sa inyo, mga Lodi, yung ating connection, mga Lods. So bali ganyan lang siya, mga Lodi. Sundan lang po natin yung color coding kanina, mga Lodi. Itong black po, mga Lodi, ay sa power supply po itong, mga Lodi, papuntang dito sa black. Okay, itong black po, mga Lodi. So ganyan po siya, in red din po dito sa ating Bluetooth controller, mga Lodi. And ito sa power supply, mga Lodi. So dito, ito yung papuntang LED po natin na RGB, mga Lodi, itong apat, mga Lodi. So yan. So hindi po tayo malilito dahil nakaseparate po siya apat in ito power supply, mga Lodi. So imposible naman po malito po tayo dito, mga Lodi. So pag-connect. Okay. At dito po ingatan po natin. Dapat tignan po natin yung plus at minus po. And dito meron naman din po na plus and minus po yan, mga Lodi. Alright. So yan. And ngayon, mga Lods, ito na po yung ating remote control, mga Lods. Hindi na po natin i-coconnect yung ating cellphone, mga Lodi. So yung remote control po, dalawang AAA na battery, mga Lods. So yan. Okay, nilagay na po natin yung AAA na battery. And ayan, isasaksak na po natin, mga Lods, sa ating power supply, yung ating power supply ng ating RGB, mga Lods. So yan. Dahil nai-on na po natin, mga Lodi. So yan. Ganyan na po yung magiging kalalabasan ng ating RGB light, mga Lodi. So yan. Okay, so yan, makokontrol po natin yan kung gusto po natin ng parang orange lang po. And ito yung red niya, mga Lodi, blue. Okay, so yan. Ito po yung parang maraming color po. Nagpapalit-palit po yata siya. Yan, paliktad po yung hawak ko sa remote control, mga Lodi. Pero buti na lang gumagana din po siya, mga Lods. So yan, power off niya po, mga Lods. Okay, pag i-on po natin.
On po yung kulay green po, mga Lods. So, sorry. And ito. Ito po yung adjust ng brightness niya, mga Lodi. And ayan. Magdidim po siya, mga Lods. Ayan. Okay. So, ayan. So, yung brightness niya, mga Lodi. Okay. Titignan po natin, mga Lods. Parang neon light po talaga siya, mga Lods. Okay. Pero hindi po. LED po yan sa loob, mga Lodi. Yan, kulay blue, okay, green, yellow, okay. Meron po siya 10 minutes, 30 minutes, and 60 minutes, mga Lods. Okay, RF wireless po ito, mga Lodi. Ito yung sa music nga po pala, mga Lods. Pwede po pala ito sa music, mga Lodi. Yan, yan. Okay, ibig sabihin kung sa music, mga Lods, yan. May pupukpuk po natin. Okay. Okay, yan daw. Alright, so yan. Pag sa music nga po pala mga Lodi. Yan. Plus, ano yung mode niya. Okay, and marami siyang mode mga Lods. Alright, so yan. Okay, ano na? Ito, sa music. Okay, so yan. Hello, 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 test. So yan. So yan mga Lods. Okay, so ang totoo niyan mga Lodi. First time ko po talaga na nag-connect na nga dito mga Lods. Pero hindi po ako nalito mga Lodi. Ibig sabihin, kayo din kayang-kaya nyo mga Lodi. So yan. Okay. So balikan niyan lang po siya mga Lods. Maganda din po siya pag sa ilalim ng ating gaming table mga Lods. So yan. Maganda po yan sa gaming table kung ilalagay po natin. Okay. Okay. Maganda po yan mga Lods. Pag sa gaming table, ilalagay mga Lods. So yan. Yun lang. Ayan. At hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang okay. So yan. Hanggang dito na lang po. At para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po, paki-subscribe na lang po at paki-share and like and share na rin po mga Lods. At hanggang sa muli, maraming salamat. Stay safe, stay creative. God bless you all. Bye-bye.